Hi guys, welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cancelled orders. Ano ba ang dapat nating gawin bilang Food Panda rider kapag nagkaroon tayo ng cancelled orders? Sino ba ang nag-aabono nito at paano naaapektuhan nito ang ating performance batch? Pag-usapan natin yan. Let's go! Merong iba-ibang uri ng cancelled orders. Merong cancelled by customer, cancelled by rider, at cancelled by vendor. Ikaklaro ko lang mga kapanda, kapag ang order ay na-cancel nang hindi pa natin napipick up ang pagkain, ito ay hindi makakaapekto sa ating performance batch. Pero kapag napick up na natin ang pagkain at on the way na tayo sa customer at bigla itong na-cancel, yun ang makakaapekto sa ating performance batch. Kahit na wala naman tayong kasalanan or hindi naman natin kasalanan kung bakit na-cancel ang order. Ito ang mga common reasons kung bakit naka-cancel ang orders. Halimbawa ay nagkamali ang order ng customer or naklik lang nila yung order at gusto nila itong i-cancel. Pangalawa, kapag naman ang vendor ay hindi pala available ang pagkain or ang items na in-order ng customer, pwede rin nila itong i-cancel. Tayo namang mga riders, kapag wrong pin or out of zone, ay pwede rin nating ipa-cancel ang order. Isa rin sa pwedeng maging reason kung ba't makakancel ang order ay kapag naligaw tayong mga rider at natagalan tayo sa pagde-deliver at kinancel ito ng customer. Kaya dapat mga kapanda, kapag may delay sa ating delivery tulad ng traffic, bad weather condition, or masiraan tayo, kailangan kontakin agad natin ang dispatcher para masabihan natin ang dispatcher na magkakaroon ng delay sa delivery at maiwasan natin ang auto drop off at ma-inform din natin ang ating customer na malilate tayo para hindi makancel ang dala nating order at hindi ito makaapekto sa ating performance batch. Kapag na-confirm na na ang dala nating order ay canceled, kailangan natin itong ibalik sa vendor ng kumpleto at maayos. Kapag naibalik na natin ang pagkain sa vendor, ay kailangan din natin itong picturean kasama ang crew or manager ng store para proof na binalik talaga natin ang canceled orders. So sino ang nag-aabono ng canceled orders? Hindi tayo mga Food Panda rider ang magbabayad nito. Ito ay babayaran ng Food Panda Management. 40% ng total cost ng pagkain ay babayaran ni Food Panda. At tayong mga rider ay babayaran din ni Food Panda. Hindi man kasing laki ng delivery rate pero babayaran pa rin tayo. Ang babayaran sa atin ni Food Panda ay yung binyahe natin papunta sa customer at yung pagbabalik natin sa vendor dahil nga na-canceled ang ating order. Ang order code ng canceled orders ay pareho ng order code ng inaccept nating order. Kaya dapat mga kapanda ay ilista natin ang order code ng na-cancel na orders. Dahil kapag nagka-problema or sinabi ng vendor na hindi natin na ibalik ang pagkain sa kanila, ay isesend lang natin ang picture na to sa dispatcher or rider support at ipapakita natin ang order number. Proof na naibalik talaga natin ang na-canceled na orders. Kung sakaling magkaroon tayo ng canceled orders at hindi natin ito binalik sa vendor, ito ay may sanction bilang Food Panda rider. Iwasan natin ito mga kapanda. Dahil may sanction ito, pwede tayong masuspend or ma-offboard sa pagiging Food Panda rider. Tandaan natin mga kapanda na kapag marami tayong canceled orders, ay pwede tayong masuspend at paghinalaan ni Food Panda na kasabwat natin yung mga nagka-canceled orders. Ang may pinakamabigat na sanction sa canceled orders ay kapag ang rider ay hindi sumisipot or hindi dinideliver ang pagkain sa customer. Kaya ito naka-cancel. Kaya ito ang iiwasan natin mga kapanda. Kung sakaling magkakaroon ng delay ang ating delivery, siguraduhin natin i-inform lagi natin ang dispatcher at i-chat natin ng customer para maiwasan natin na ma-cancel ang order na on the way na tayo. Tandaan natin mga kapanda na communication is the key sa pagiging Food Panda rider. Kapag lagi nating ini-inform ang ating dispatcher at ang ating customer, ay malabong mapasukan tayo or magkaroon tayo ng canceled orders. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some comments or questions, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!